guys, pag kumandar pala yung actuator motor doon sa front, yun ang mag-actuate ng plunger para pa-engage yung gear ng CV joint para paikuti naman yung gulong doon sa front. Sa white. Guys, bali yung output pala nito ground or negative output. Kasi yung test light ko nakakonect sa positive. Ngayon yung i-test ko your i-test ko yung negative output. Kaya ito negative output. Para sa ano to? Engage actuator motor ng four wheel drive. Dito ako magtatap ng para sa indicator light. Para ma-notify yung driver naka-engage. Pag naka-off, pag naka-ilaw, naka-engage. Pag naka-off yung ilaw, disengage. Ganun lang yun. Tapping wiring tapping. Ah guys, ito nga pala yung ginawa kong wiring diagram para sa 4-wheel drive ng Toyota Hilux. Ito yung 12 volts battery papuntang fusible link 80 amperes, then to ignition switch papunta naman sa fuse 10 amperes, then brake switch. Yung output ng brake switch dumaan ulit ng fuse at 10 amperes. Tapos yung output ng fuse pupunta na dito sa relay. Number 86 ng relay. Power supply ng relay galing dito sa ignition switch na supply ng 4-wheel drive controller. Yung 85 na body crown, yung 87 yun ang magsusupply dito sa push button switch papunta na dito sa toggle switch. Ito yung selector toggle switch selector. Yung output naman niya dito na papalitan yung kuryente or change polarity papunta naman dito sa actuator motor front. Naka-parallel yung wire niya papunta dito sa rear actuator motor. Naka-parallel siya sa mga wiring harness ng 4-wheel drive controller. Pati yung sa sender. Ito naman yung ginawa kong indicator light para man-notify yung driver kung naka-engage or naka-disengage yung 4-wheel drive. Yan ang wiring. Yan guys, lagyan ko na ng wiring. Ah guys, yan yung indicator. Pag nakailaw yan, ibig sabihin naka-engage yung 4-wheel drive. 4-wheel drive motor at yung gear. Pag nakailaw yan, naka-engage yung 4-wheel drive. Ah guys, yung ginawa ko palang indicator light dito ko banda nilagay sa may ilalim ng unabila para madaling makita ng driver. Ah guys, ito nga pala yung ginawa ko ng switch. Toggle switch. Yung up, pag naka-up yung switch, ibig sabihin naka-engage. Saka
Saka pipindutin yung push button switch para mag-flow yung current papunta doon sa actuator motor. Pag naka-down switch, yung toggle switch, down, push button. Ibig sabihin, kaya disengage yung actuator motor. Saka mawawala yung ilaw, yung indicator lights. Guys, yung procedure pala ng paggamit ng switch para gumana yung four-wheel drive. Kailangan apakan yung brake, saka clutch. Kailangan naka-pull stop, saka i-switch to engage or disengage. Kasi yung brake switch yung magta-trigger doon sa relay para mag-flow yung kuryente doon sa push button switch saka sa toggle switch. Guys, bali dalawang pares yung nilagay ko dito na auto wire. Yung isang pares, yun yung ginamit ko para doon sa toggle switch. Yung pangalawang pares, yun ano, yun naman ang ginamit ko para sa indicator lights. Guys, nilagyan ko nga brake switch, kumuha ako ng brake switch, yun yung magta-trigger ng relay na 12 volts relay. Yung supply sa relay, yung galing sa transmission, yung power supply doon sa transmission controller, doon ako kumuha ng supply, yung positive. Saka yung negative naka body ground. Yung output ng papunta sa push button switch. Then push button switch to toggle switch. Ito yung pinaka selector niya. Selector mode. Ayan, selector mode dito. Toggle switch na 6 pit or 6 pull. Anim yung paa ng toggle switch na to. Two-way toggle switch. Off yung gitna. Up, on,
down on. Yan yung ginawa kong wiring. Pag yung safety features na ginawa kong technique sa pag-wiring para mapagana itong four-wheel drive manual. Manual switch. Saka ginamitan ko rin ng indicator light. Four-wheel drive actuator on motor. Four-wheel drive actuator motor on. Engage. Lights on. Pag disengage, down toggle switch. Apak sa preno, put brake. Then push button switch to disengage. Yan, disengage na yan, guys. Okay, relay yan, guys, may relay. Ito yung relay. Ito yung connection ng relay. Yan. 12 volts na relay. Toggle switch, push button switch, then toggle switch. Yan yung mga connection yan, yung diagram. Kasi doon ako kumuha ng source ng current para trigger yung relay.